did you know I needed someone like you in my life? Ay, Steph! Steph! Oh, JJ! Aga mo naman! Pumasok ka ba? Oo naman! Ano, tara na? Sige, pero last na to ah. Bukas kaya ako na mag-commute mag-isa. Ito naman, naalis mo na agad yung chance ko na makasama ka. Ayun, sumisimple ka naman eh. O hindi. Siyempre, magkaibigan tayo. Gusto kita makasama. Ako ba? Hindi mo nami-miss? Ha? Oo naman. Siyempre, lalo na ngayon, wala na si Mami. Wala na akong kakampi sa bahay. Tapos si Ate, hindi naman ako pinapansin nun eh. Pero at least ngayon, medyo iba na. Nakakapasok na ako at nandiyan ka na din. I mean, tindahan pala dyan. Ibigay natin ng merienda. Sige. Pero bawal ako magtagal ah, kasi baka hanapin ako ni Ate. Ayos na. Buti, hindi ka sumama sa Mami mo papunta sa Singapore. Ay, dinatigil na naman yung pag-aaral ko. Tsaka ayoko na bumalik dun. Masaya naman na ako dito eh. Tawagan mo lang ako pag kailangan mo ako. Ako bahala sa'yo. Uy! Tumatawag na ba yung ate mo? Hindi pa nga eh. Pero kailangan ko na makauwi kasi gumagabi na oh. Magpagalita pa ako ni ate pag uwi ko. Malakas pa yung ulan eh. JJ, kailangan ko na talaga umalis eh. Naku, Steph, baka magkasakit ka pa. Lalo ko nang papagalita ng ate mo. Ako, JJ, pasensya na. Ayos lang yun, ayos Steph, lang. Steph, anong oras na? Bakit ka nagpaulan? Ate, sorry ah, pero wala kasi akong payong. Tapos paggabi na, ayoko na umuwi ng late. Eh di sana tumawag ka sa akin. Eh di sana sinundo kita, di ba? At ikaw, anong ginagawa mo dito? Ate, sabi mo kasi dapat matuto na ako mag-commute eh. Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Kapag nagkasakit ka, ako na naman ang magbumukhang masama sa mata ni Mami. Why do you keep making my life so difficult? Ate, hindi naman yun yung gusto ko gawin. Wala yun sa ayaw at gusto mo dahil yun pa rin ang mangyayari. Bakit ba puro problema na lang ang dala mo sa akin, ha? Mama Isabel, huwag niyo na po sana ang pagalitan si Steph. Takot po kasi si Steph na mapagalitan niyo pag na-late siya. Kaya kinumbinsi ko siya na gawin to. Ikaw, kung ako sa'yo, umalis ka na ngayon bago may magawa pa ako sa iyo. Ate, please, huwag mo naman palayasin si JJ. Siya na ngayon tumulong sa akin eh. Ayos lang ako, Steph. Sanay naman akong paulan eh. Ma'am, sir, pasensya na po ah. Mauna na po ah. Steph, okay ka lang? I'm not feeling well eh. Check nga. Steph, mainit ka. Hindi. Wala to. Steph, nilalagnat ka. JJ, kaya ko nga to. Okay lang. Sige. Sunduin na lang kita mamaya. Ako, JJ, huwag mo na ako sunduin. Susunduin na ako na ate ko eh. Kakamusta na lang kita. Kahit sandali lang. Sige na nga. Sige, pumunta ka na sa school mo. Baka malit ka pa eh. Sige, mauna na. Steph! Okay ka lang? Nangyari sa'yo? Okay lang ako. Okay lang. Ako, mas lalo ko pang umiit kayo sa kanina eh. Sabi ng ate mo. Sabi ko siya, huwag ka na pumasok eh. Alex ko na si ate eh. Pero, wala pa rin siya eh. Steph. Sana kaya si ate? Uy! Steph! Ate, tulong! Tulong! Oh! Oh! Dito, dito, dito! Ihiga mo dyan kay Mama. Dali. Sige na. O, dahan-dahan. Uy, Jay. Ano nangyari? Namatay siya kanina sa school, ate. Ano? Bakit? Dinala ko sa klinik. Noon kamalay na siya. Nagpahingan ako sagat tapos sabi niya okay na siya. Eh, sinama ko muna siya pa uwi. Eh, kita ko namumutla na siya. Mas malapit na itong bahay kaya dito kami dumiretso.
Inaapoy ito ng lagnat. Ano? JJ, kumuha ka ng bimpo, tapos lagyan ng tubig sa palanggana. Uy, to. Jay, ano ba? Kumuha ka na ng tubig doon. Kumuha ka na ng bimpo. Opo. Ano na ba ang pakiramdam mo, Steph? Medyo okay naman na po ako. Salamat po, ha? At JJ, salamat na dinala mo ako dito. Ah, ikaw pa ba? Hindi naman kita kayang iwan, eh. Nako, JJ. Tumigil ka na nga. Napakabata mo pa, eh. Doon romantiko ka na. Eh, saan pa ba ako magmamanalo kundi sa inyo? Ayan. Ayan na, tay. Kain ka ba? Hello, Ma. Steph. Okay ka lang? Yes, ate. Okay na ako. Diba sinabi ko sa'yo susunduin kita? Ba't sumama ka na naman dito? Eh, ate, hinintay ka naman namin eh, pero hindi ka naman dumating. Dumating ako, Steph. Late lang ng konti, pero dumating ako. Pwede ba mamaya na lang pag-usapan to? Are you telling me when and where I can talk to my sister? Kasalanan nga to ng kapatid mo eh. Kasalanan niya na nagpaulan tong kapatid ko. Now look at her! Ate, huwag mo naman sasayin si JJ. Ako'y pumilit sa kanya na umuwi na kami agad kasi alam ko papagalitan mo ko pag late ako nakauwi. Huwag mo nga siya ipagtanggol! Jay, sa susunod, pag-isipan mo mabuti yung ginagawa mo, ah. Kundi, ikaw din kasi yung napapahamak, eh. Sorry, ate. Gusto ko naman makatulong kay Steph. Minsan, kahit mabuti ang intensyon natin, pagpabugso-bugso tayo sa gagawin natin, tayo din yung napapahamak. Eh, ikaw, ate. Magiging okay ka lang ba? Diba, boss mo si Ma'am Isabel? Baka mahirapan ka niya. JJ, kaya ko si Isabel. Ikaw lang naman inaalala ko dito eh. Kaya wag mo nang uulitin yun, ha? Okay ba yun? Okay. Sige na, magpahinga ka na. Uy! Kasi, abaho mo na, JJ. Magpahinga ka na, maligo ka na doon. Ayusin mo patuloy to. Pag-isipan mo yung sinabi ko. Sige na, go. Maligo ka na, JJ. Hindi nga ako mapahinga na. Sandali, Steph. Simula ngayon, hindi ka pwedeng lumabas ang hindi ka nagpapaalam sa akin. Naintindihan mo? Ikukulong mo na naman ako, ate. Well, I'm your legal guardian, so technically, I have the right to do that. Makinig ka sa akin at magkakasundo tayo. Kung magrebelde ka, papahirapan ko ang buhay mo. Yes, ate. JJ, napag-usapan namin ang lolo mo. Siguro mas maigi kung iwasan mo muna to si Steph. Pero grabe naman po yata yun, ma. Anak, nakita mo naman yung reaksyon ng kapatid niya, hindi ba? Ang sami lang ng lolo mo, iwas ka sa gulo. Apo, ikaw lang ang inaalala namin eh. Makinig ka na lang sa amin. Para din naman sa'yo kabubutin mo eh. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time.